What's up mga kapatid? Hola. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hey, what's up mga kapatid? For today's vlog ay gagawin ko or sasagutin ko yung mga questions na tinanong sa akin dun sa pinost ko kanina lang. Pinost ko kanina sa aking Facebook account. At ngayon magkakaroon tayo ng Q&A. So first question natin ay galing kay Kevin Carlo Legardelat. By the way, meron siyang YouTube channel at subscribe din kayo sa kanyang channel. Tanong ni Kevin ay, sino ang naging inspirasyon mo para maging isang vlogger at bakit mo naisipang mag-vlog? Shout out sa iyo, Kevin Carlo Legardelat. Yan. So, sino nga ba naging inspirasyon ko? First of all, si God. Si God, inaalay ko ito sa kanya. Family, and yung iba rin vlogger na napapanood ko. May lig kasi ako manood ng YouTube, tapos ay parang naisip ko na kung nagagawa nila yun, why not nagawin ko din? Di ba kaya ko rin naman siguro yun? At bakit mo naisipang mag-vlog? Naisipan kong mag-vlog kasi first of all, boring kasi ngayong quarantine, walang magawa. Naisipan ko mag-vlog. Nagtagdal na rin to ng boredom. Second na reason kung ba't ako nag-vlog is para mag-entertain na rin ng tao. Para rin sa mga kapatid abroad. Para may mapanood sila na nangyayari dito sa bahay. Para matuwa sila at hindi sila ma-homesick. Yan. Hindi kasi parang gusto rin nila na nag-video-video kami. Parang yun nga. Para mabawasan yung homesickness nila sa doon sa ibang bansa. Next question is galing kay Sophia Caril Magsino sa shoutout sa Sophia. Ang tanong niya ay, sino yung never mong kinalimutan? Never kong kinalimutan na mga taong nagdaan sa akin is syempre yung Nara, naging teacher ko, yung mga naging kaklase ko. Pero pinaka hindi ko talaga kinalimutan ay yung mga friends ko na hindi ko na ngayon kakilasin. Katulad dito sa Sophia, siya sa friends ko na hindi ko ngayon masyado nakakasama. Yun, syempre hindi ko sila makakalimutan dahil marami kaming memories na nagsama. This question is from Isa Jane Flores Sora. What's your embarrassing moment in school? In school right now, ako na madali pa. Siguro yung embarrassing moment ay yung sa fire alarm. Yun, unexpected. Sa rin reason ko ko na sumunod talaga sa rules. Kasi yung dinaanan kasi namin, bawal yung daanan talaga. Kasi para lang yun sa halimbawa kung may pang emergency dun dadaan, dun kami dumadaan kasi mas malapit, mas madaling daanan at mas malapit papunta sa room namin. Next question is from Steph Rivera Mendoza. Ang tanong niya ay, ano-ano ang naidudulot ng pag-vlog para sa'yo? So kung ako ang tatanungin, para sa akin, ang pag-vlog ay nakakatulong sa atin para ma-enhance ang ating confidence. Confidence sa sarili na magsalita sa, syempre marami makapanood nito, magiging way to para ma-boost ang confidence ng isang tao na magsalita in front of many people. Kasi ako, yun talaga yung isa sa weakness ko, yung public speaking. Kapag, halimbawa, may defense, ganun-ganun. Basta, asahan mo na, mamemental block na talaga ako pag may inyanda ako sasabihin. Ganun talaga kasi ako pag kinakabahan or kapag basta maraming taong nakikinig, basta maraming taong nakatingin sa'yo na ba nagsasalita, may mental block talaga ako. Kaya pinush ko rin tong pag-vlog para rin ma-enhance yung public speaking ko. Then, next question is from Ate Romilin Indon. Ang question niya ay, dream travel destination at bakit? So, yun nga, from my last previous vlog, na tinanong ko sa kapatid ko at sa nanay ko kung saan ko gusto talagang pumunta. Yun, sigur doon na ang dream travel destination ko ay Coron, Batanes. As of now, yun ang gusto ko talagang pumunta. Coron, Palawan daw yun. Batanes! Sino may sabi? Palawan? Basta doon sa Coron. Hindi ko alam. Basta Coron.
dun sa Coron. La Venus. Kasi ang ganda ng mga ano dun, ng view, tapos basta parang relaxing kasi. Ang relaxing ng dito. Next question is from Ate Romy Lindon ulit. Anong pinakagusto at ayaw mong ugali ni Buena? So, una muna ay pinakagusto. Pinakagusto kong ugali ni Buena ay wala. Joke. Ano, ang pinakagusto ko talaga ugali dyan ay ano, care as a sister. Isa siya sa nagpapayo sa akin. Sabi lang ako niyan minsan na mas papayuhan ako. Yun, gusto ko yun. Gusto ko yun. Yun, pinapayuhan niya ako kahit ano. Basta yung payong sister. Okay. Tapos, isa rin sa gusto ko sa kanya ay ano, kapag halimbawa ay nahingi ako sa kanya ng pabor or may papatulong ako sa kanya, kunyari sa school, about sa school. Yun, tinutulungan niya ako. Yun. Tapos na-appreciate ko yung pagtulong niya sa akin. Pinakagusto! Pinakagusto ko, isa pa kay Buena ay yung beauty niya. Yung beauty niya kasi ay walang kintas. Maganda rin yung faith niya kay Lord. Yun, talagang pag-usapang simbahan, usapang Lord ay napaka ganda lang. Wala, ang ganda tingnan kasi sa isang tao na na faithful. Like you. Yeah, like me. Char. Yun, tas ang pinaka-ayaw ko ng mga ugali ni Buena ay ano, iyakin. First, iyakin. Kasi yan, pag kwala yan, kapag halimbawa na may gusto na hindi natupad or may gusto na hindi nagawa, talagang iiyak yan. Oo, talaga. So, para pikunin siya. Halimbawa kasi na ano, tatawagin mo lang yan. Buena, Buena, Buena. Ha! Ano ka? Ha! Ano ka? Kahit wala ka pang ginagawa, wala ka pang tinatanong sa kanya, pasigaw agad yung ano, yung kasi pasigaw ka din. Yung sagot niyan. Kasi ayaw din niyan, kasi isa pang ayaw niya na kinukulit siya or tinatanong kapag may ginagawa. Kasi nawawala yung focus niya, tapos yun, parang na ano, nawawala siya sa ginagawa niya, yun. Yun lang, pinaka-ayaw. Tapos next question is from Lady Janelle Ordesa Loco. Sa mga nagdaang panahon, ano yung bagay na hanggang ngayon ang pinagtatalunan ninyo pa din ni Buena? Anong bagay ang gustong-gusto mo kay Penang? Yan. Thank you, Ate Lady. Shoutout sa'yo. One thing na pinagtatalunan namin ni Buena ay ang gawain bahay. Walang ano kasi, yung mga ginagawa ako na medyo nabibisi din ako. May ginagawa din siya na medyo nabibisi siya. Kaya minsan, parang kapag busy siya, tapos siya yung nakatoka, parang sabi ko, ala, oh, kunyari ako, nakapaglinis ako kanina umaga, tapos siya. So siya yung maglinis, marami siyang ginagawa. Tapos parang i-uubdos niya sa akin. Sabi ko, ala, ako na kanina naglinis. Pero we grow up. We have grown. Pero ngayon, masasabi ko na nag-grow na kami as a person. Yeah. Kasi hindi na namin masyadong pinagtatalo na yan at alam na namin yung responsibilities. At last question. Hindi pa pala ito. Last question pa. Oh no! Next question is from my kapatid, Steven Patrick Sisguera. Wait ko kung bakit ang pangalan niya sa Facebook ay COD Squid Beatbox. By the way, maalam siya mag-beatbox. Cash on delivery sweet ball. Sino mas responsible sa inyo ni Buena? Wash out. Ano ang strength and weakness mo? Sino mas responsible, sabi ni Buena? Wala mas responsible sa akin. Bakit ko nasabing wala? Kasi ano, may times na mas responsible ako, may times na mas responsible siya. Kumbaga, depende lang sa time namin. In terms of bahay, ano ang strength and weakness ko? Strength ko,
Teka, hindi ko alam kung napapansin to ng iba, pero ano, isa sa starang kaya, gusto ko na gagawin ko kagad yung ginagawa ko pag sa school yan. Halimbawa, may project, tapos gusto ko na ano, gusto ko na patatapos agad kasi ayoko na mararush. Example, ayoko na mararush ako. Katulad nung kay teacher Donna, yung sa vlog, nagka-project kasi kami ng vlog. Tapos, gusto pagkasabi pa lang nun ng 1 week ata, 1 or 1.5 week, nag-ano agad ako, nag-start. Tapos yun, tapos bago pa magka-quarantine, quarantine ba yun? O nga, quarantine, bago pa mag-suspended ng klase, guha ng COVID, ano meron na ako nun? Ang pasahan nun, medyo matagal pa, mga 2 weeks, 3 weeks ata. Basta last week ng March. Yun. Kaya yun, mas hindi ko na pinroblema yung vlog ko kasi meron na akong video nun. I-edit ko na lang. Yun. Kung hindi ako nakagawa nun, edi bahay lang talaga. Kasi yung ginawa kong vlog, medyo outdoor. Ginawa, basta ganun. Kung medyo nag-crush ako tapos quarantine nga, tapos hindi pwede lumabas. Kung hindi ko agad yung nagawa, edi based on bahay lang ang magiging vlog ko na. Kasi yun, dapat talaga maagad ginagawa para hindi tayo matambakan. Strength ko, malakas kumain. Ang kalakasan mo ay kayo na. Miss ko Weakness ko rin pala yung ano, yung paggastos ko. Gawa ng halimbawa, sabihin ko sa sarili ko hindi na talaga ako kagastos, mag-iipon na ako. Tapos biglang pag nakita ko si kuya, si Manong na nagtitinda na yung sa labas ng aming school tuwing hapon, wala na, hindi ko na magagawa ang pag-iipon. Tapos dagdag pa ang STS, pag napapasok, wala na, hindi na makakapag-ipon. Nadako na tayo sa last question. Hinuli ko to talaga, galing kay Erica Rose Quijote. Bakit sa tingin mo si Lance na ang future mo? First of all, siya lang yung tumagal sa akin. Ano kasi ako, parang moody. Gawa na... Sabi ko, kanyari, wala namang pinag-aawayin, tapos aawayin ko. Pero yun, lagi yung... Ano yung sinasabi yung sweet words? Tapos yun, natatawa na lang ako pagkatapos. Tapos ano kasi, si Lance din kasi ano, super maunawain. Basta supportive mo. May follow-up question. Sino unang nagka-crush? Sa amin? Sino daw unang nagka-crush sa amin ni Lance? Ako. So, yun lang for tonight's vlog. Sana nagustuhan yung vlog na ito at nag-enjoy kayo kahit pa paano. At nakilala nyo rin ako. At nakilala nyo rin ako ng kahit pa paan. Shout out kay Sairish niya, Esguera. Oy, pagkatapos ng quarantine, ha? Thank you lahat sa inyo, sa panonood nyo. And nagpapasalamat ako dahil 100. So, thank you sa 100 subs. And sana mas dumami pa tayo. So, kung nagustuhan niyo ang video ito, ay i-like niyo at mag-comment kayo sa baba na kung anong gusto niyo ipagawa sa akin. And don't forget to subscribe. See you on my next vlog. Thank you for watching and God bless you all. Always, Ray J. Positivity. Bye!